pinagalitan. Oh, hindi naman sa pinagalitan. Eh parang medyo hindi po okay kay Dr. Raquel Fortuna, ano? Yung mga naging hakbang po o ginawa. Kasi 'di ba may mga nakuhang kalansay, mga kababayan. Ito nga po yung mga picture ng kalansay. Ayan. Nagkalu-halo na, parang scrambled egg na. Parang ano, parang halo-halo pang summer. Ano? So nagsama-sama na po. Ang sabi nga po diyan, nakita po 'yan eh. Ang sabi nga po diyan ni Dr. Raquel Fortun, ang tawag ko diyan, yung mga tweets ko o, sa Twitter, yung chicken station. 'Di ba, chicken station? Pinagsama-sama mo yung leeg, yung breast ng manok, ng legs, hindi ganyan sa patay. Oh. So please lang, eto, medyo masakit po pakinggan to. Itaas naman natin yung level, no? Level nung kumbaga kung paano nila hinawakan itong scenario na to. There's a science here. Pag nakakita ka ng human remains o yung mga ganyan po, you call the experts, which is sila po, sila Doktora Raquel Fortun. Eh, mga kababayan, ako, miski ako po, eh, agree naman po ako dito sa sinabi ni Doktora Raquel Fortun, ano? So, kapag nakakuha ka, oops, saglit, may, ano to ah, kunyari, unang hukay mo pa lang, nakita mo na yung bungo, no? Yung ulo ng tao, saglit lang. Oh, stop muna tayo. Tignan muna natin, hayaan na muna natin. Upang sa ganun, eh, habang naghuhukay kayo, kumbaga, mapagsama-sama po nila yung mga dapat po doon sa isang tao. Kunyari, ito yung mga femur, ito yung mga buto ng tao na ito, isang identity lang. So, pagsama-samahin ang pagkakapare-pareho. Hindi yung pag pinaghalo-halo mo, nako, napakahirap na po yan. Unang-una, isa sa nakikita po na dahilan kung bakit gusto nila, eh kumbaga napakadami, parang 3 hanggang 5 tao po yata yung nakitang mga yon. So kung sakali po na nangyari yan, sabihin na natin mga World War II or nung panahon ng mga Hapon, eh kumbaga napaka laking bagay po din yan sa ating history, no? Eh pero pag halo-halo na, hindi mo na maintindihan kung oh, kanino ba to? Eh kung sakali, kung mga Hapon ba yan or whatever, di ba? At least, maipaparating pa rin nat sa bansang Japan na, oh, eto yung mga, ano, yung mga loko-loko nyong sundalo dati. Dati, mga kababayan, nung panahon na yun, oh, eto yung mga sundalo nyo dati. Eto, kompleto yan, kompleto yung kanilang bungo. Eh, kasi po, ang Japan ngayon, talagang napakalaki na po ng pinag-iba ng Japan ngayon. Talagang, sobrang makatao na po sila. Kung mapapanood nyo nga po yung World Cup din eh. O maibang ano naman po tayo. Kung mapapanood nyo yung World Cup, pagkatapos pong manalo ng Japan kontra dun sa kalaban nila, no? Eh biruin nyo. Yung mga fans nila, imbis na, oh, bayad naman namin to. Nagbayad kami ng entrance eh. Oh. Eh ano na tayo? Uwian na tayo. Sila hindi po ah. Hindi po. Ang ginawa nila, is naglinis pa po sila nung naiwan nung lahat ng fans nakalat doon. So natanong sila, eh bakit ano? Bakit imbis na umuwi na kayo, eh hindi nyo naman trabaho yan. Imbis na umuwi na kayo, bakit nilinis nyo pa? Eh kasi simula bata kami, eto na yung nakagisna namin. Eto na yung itinuro sa amin nung mga lolo, lola namin na maging malinis at responsable sa amin. Ano po, mga kababayan. So kung sakali man, itong mga buto na to, kunyari, mga Hapon yan, ibalik po sa bansang Japan, eh napaka-importante din po nila yan para sa history nila. No? At least, nasa maayos. Hindi yung ibabalik mo sa Japan. Eh. Ano to? Ah, halo-halo buto yan ng mga ano. Diyos ko po. Ano na nangyari? Eh, sana naman inayos nyo. So, posible na mapulaan din po tayo, mga kababayan, sa pagganon. So kung nandiyan po yung mga expert, sama-sama po yung mga magkakapare-pareho, sama-sama po. Ito para dito kay Hiroshima. Ito para dito maayos at organized at malamang sa alamang po eh sumaludo pa po yung kung sino man po yung mga may-ari o kung sino man po yung mga kaanak
nung mga labi na yun, di ba? So, itaas naman, sabing ganon. So, may, alam ko may sagot din eh. Yung sagot po ni Secretary of Justice Boying Remulla dito ay iba-vlog po natin bukas ng umaga. Ano, mga kababayan. So, yan po ang ating mga talakayan sa araw na ito. Yan po yung mga ating pinag-usapan. No? So, bago tayo matapos, gusto po munang humiling sa inyo na kung nagustuhan nyo po itong live stream natin, pindutin nyo na po ang like button dyan. Ano? And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe our channel. At the same time po, pwede nyo din pong pindutin ang notification bell upang sa ganun, lagi po kayong updated sa ating mga live stream sa araw-araw. And muli po ako yung humihingi ng paumanhin na paiba-iba ang oras ng ating live stream ngayon. Dahil po talagang unang-una yung negosyo po natin dyan sa Pilipinas. O December na po ngayon napakadami pong talagang party-party. Talagang napupuyat po kami doon sa mga nagpapaschedule ng mga events. O pangalawa po dito may binubuksan akong negosyo. Pagbukas na saka ako ibabalita sa inyo. Tapos yung trabaho, lahat na po. Ayun. Kaya ako humihingi ng paumanhin. Pero by next week po, meron na po tayong Talk with Ma'am Joey Cruz, mga kababayan. Hindi ko nakakuha yung dito eh. Pero aantabayanan nyo po. Dalawa na po ang magiging live stream natin. Starting din po next week, hindi na po ako pwede yung kung kailan ko lang gustong ma-live o kung kailan lang ako available mag-live. Kailangan ko na pong mag-stick doon sa oras ng live stream ko sa alas 12 ng tanghali, mga kababayan. Kasi masasagasaan natin yung live stream ni Ma'am Joey na 8 to 9 yata or 9 to 10. Nandiyan po sa oras na yan, mga kababayan. Ipo-post po namin sa inyo. Okay? Muli po, shout out kay Axel Roses, Phil Maharlika Jr., Eliza Vasquez. No. No ang pangalan niya. Di ako boto kay Lenlen. Marilyn Ohashi at kay Idol Mobs, ayan, maraming salamat. Kay kapatid natin na Yaki Bayola, Leo Carter, Frampton Hendricks, 63rd Earth, Nida Salceda, Jerison Dalimot. Maraming salamat po. Sue Albor, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, hanggang sa muli po at ingat po tayong lahat.